Alright, so welcome back again sa inyo, no, mga bossing. At ayan, as you can see, ngayon na lang tayo nakapag-vlog. At meron akong video dito, yan, yung content natin regarding sa very basic lang naman, no, mga bossing. O, lilinisin natin si Mio Red. Ayan, kung makikita niyo yung tsura, mukhang makinis, mukhang kaaya-aya. Pero, napakadumi. Ayan. Ito yung itsura ni Mio Red. Ayan. Medyo hindi lang kita sa camera, no? Bago tayo maglinis at magbasa ng motor, ano, tapos mag-detail, may mga konting babaguhin lang ako dito kay Mio Red. Katulad nito, mag-change oil tayo. Gagamit tayo ng super oil. And then, after a month, magbibigay ako ng feedback dito sa langis ni Mickey Maso, no? Ayan. Tapos, ito, maglalagay tayo ng white gold bolts na pang bleeder bolt. Ang tikpamulog. Ayan. Lalagay natin to, no? Tara, simulan na tayo. Alright, so alisin muna natin tong headlight cowling, no? So meron nga pala akong video, mga bossing, na kung paano mag-fit yung batok at head cowling, no? Yan. Lagay ko na lang sa screen yung picture, tapos nasa link yung, ay nasa description yung link. Pakinggan nyo maigi. Ayun, no? Tumutunog. So dahil magpapalit tayo ng bleeder bolt, mga bossing, buksan natin tong reservoir natin. Make sure na may takip yung fairings nyo, lalo kung ganito. Lalo na't kung maselan kayo, mga bossing, no? Kasi pag napataka ng brake fluid yan, sa mga di nakakaalam, pwedeng mag-fade yung kulay ng mga kahan nyo kapag natuluan ng brake fluid. Ayan, matapang kasi masyado. Tapos, ayan, isa sa mga advice ko, magpalit kayo ng Allen type na bolt dito sa may takip ng reservoir nyo para hindi na kayo mahirapan kapag once na bumilog yung, ano, yung lagayan ng screw. Ayan, kasi itong Allen, madali na lang i-turn o luwagan kapag kinakalas. So ito yung level na ng ano natin, ng brake fluid natin, no, nasa kalahati na. Dadagdagan natin yan para hindi tayo abutin hanggang mag-empty. Kasi mga bossing, once na mag-empty yan, pag may nakapasok na hangin, hindi na ganun kalakas yung preno nyo or mawawalan kayo ng preno. So ayun na yung level, mga bossing, no? Pero medyo nakakatakot to kasi pag nagalaw natin to, ayun, katulad niya, may possibility na mag-leak o tumapon, mapunta pa dito. Kasi mag-aana tayo, magtatanggal tayo ng bleeder bolt, kaya bababa tong level na to, eh. Ayan, mabilisan lang naman. Dito naman tayo sa may caliper side, no, mga bossing, at ito ang pinaka maselan na part. Ayan, para sa akin, mga bossing, medyo maselan to kasi itong part na to, lalo na kapag stock o yung ano lang, original bolt niya, yung bleeder bolt, may possibility kasi na dumidikit yan at hindi kasi natin laging napapakilaman, hindi masyado nalilinis, kaya kinakalawang yung loob niyan. Minsan kasi napuputol yan at minsan naiiwan sa loob. Ito lang natatanggal yung ulo, pero yung kaputol hindi na natatanggal. Kaya ang gawin natin, maging maingat tayo sa pagbaklas. Yan, hanggat maaari, pukpukin nyo muna, no? Kahit o paano, maano, magising o maghiwalay yung paninikit sa loob, lalo na yung dumi at saka kalawang. So dito, mga bossing, ang size nitong bleeder bolt ay 8mm. Yan. Gamit kayo ng close para hindi bumilog.
ayan, nakisama. Tapos, re-ready ko na kagad. So, ayan, sa mga magre-react, pasensya na kayo ha, pero ganito muna gagawin natin. Ayan, natulo na. So, hindi naman naubos yung brake fluid natin dun sa may tank sa taas, yung sa reservoir. So, okay lang yon. Wala pa rin nakapasok na hangin dyan kasi palabas naman yun. Tapos, ang bagong size na nitong ano natin, white bolts natin ay parang 10mm na siya kaso meron siyang clearance. So, hindi naman pasok yung 9, hindi po mapasok. Ayun o. 9mm. So, bakit ganun? Hindi nag-10. Ayan, mahigpit na. Dagdagan ko lang yung brake fluid natin sa may reservoir. Babawasan ko lang ano kasi baka mag-leak. Mahirap na. After ng installation ng cover, punasan nyo pa rin mga bossing nga kasi may naiipon sa ilalim nyo pag nag-leak tapos pumunta sa ilalim, tumulo pa sa kaha. Huwag na huwag kayong pakasiguro. Alright, so balik ko na yung head cowling ano, mga bossing, tapos na tayo sa isa nating nilagay na bagong parts kay Mia Red. Next naman natin to mga bossing ano. Yan, mag-change oil tayo. Tatry ko lang tong super oil. So, yung ano nito, yung quantity nito ay 1 quart. So, almost 1 liter na siya. So, magtitira tayo siguro ng mga 1.5. Kasi 800 ml ang kailangan sa engine ng Muse 40 natin eh. Tira tayo kahit mga hanggang dito. Yan. Kalasin ko muna yung ano. Yung... ay, dito pala. Yung drain bolt dito sa side. So gagamit tayo ng 12mm yung stock bolt dito sa may drain plug sa may side. Alright, kalasin na natin to. Dito tayo maglalagay ng langis, no? Dahil hindi ako maglalagay ng langis dun sa may... dito, sa may loob ng engine cover natin kasi merong engine cover. Pero kung yan, may gagawin ako, mag-tune up ako, dun ako mag-fill sa may valve screw, yan, sa taas na tapet part. Pero dahil wala naman tayong gagawin dun, dito na lang.
right? Yan, wala kasing indicator tong ano eh. Langis ni Maso eh, yung makikita yung laman sa loob eh, no? Yeah. Pero tingin ko naman sa gaan niya, nandito yan. Yun, takpan na natin, no? Alright mga bossing, no, so yun na yung lahat-lahat ng pinadala ni Samurai Paint Philippines. Alright mga boss, so naisalpak na natin sa engine ni Mio Red, no, ang ganda.